Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon ay i-analyze naman natin ang naging laban ni Miao Miao sa round number 4 ng katatapos lang na 55th Belgrade Woman Grandmaster Tournament Standard Time Control. Ang kaharap niya dito ay ang pambato ng Ukraine, Woman Grandmaster Yevgenia Doluhonova. Ayan, mga Ukrainian women's team. Alam ko, nag-champion na rin sa Olympiad yan sa women's category, ha? Malakas din ang women's yan, pero tingnan natin ang nangyaring laban. Black dito si Miao Miao. Nag-knight F3 si Yevgenia. Knight F6 si Miao Miao. C4, tinirahan ng English opening. Nag-E6, knight C3, pero nag-D5. Ayaw pasukin ni Miao Miao ang English. Ang gusto niya ay normal D5 line setup. Nag-E3, C5, at nag-D4. Ayun, pumasok na po sa parang Tarash. Queen's Gambit declined. Knight C6, Bishop E2, at kinapture ang pawn sa C4 para mag-gain ng tempo. Ganun po yan mga kamatsas eh. Basta gumalaw yan, Bishop D3 or Bishop E2, pagkakataon ng black na capturein ang pawn sa C4, parang nakatipid ng isang tira dahil pag castle, A6, Bishop na naman ang gagalaw para bawiin yan. Obligadong bawiin na kasi mag-B5 na eh. B5, Bishop B3, and Bishop B7, nauwi na po sa itsura ng Queen's Gambit accepted. Nag-A4, ayan, para basagin ang napakainam na pawn structure sa queenside, nag-C6 D4, at yan po ang novelty. Okay, nawala sa talaan ng aklat. Dahil sa mga nagdaang laban, B4 ang nai-record na dito. Laro pa noong 1991, nanalo ang black. Okay, o, pero dito tayo sa bagong luto ni Miao Miao. Kumapture, sabayan, takes, takes! Nako, nakipagsabayan. Mukhang pasok yata sa 40 at gusto ni Miao Miao ah. Yung mga ganyang sabayan ah. Capture, capture, Bishop takes C6 and B takes C3. So equal number of pawns, pinagkaiba, C pawn, C file. Ayan, at nasa A file naman ang black. Ayan, parang naging sipon eh, no? Knight D4, inatake ang Bishop at nag-Bishop B7, Bishop A4. Ayan, tuloy-tuloy ang pananalasa ni Yevgenia. Nakakatakot ang Bishop A4. Ito na ang paparating Knight takes E6 na obligado na mag-castle. Force move para lang may extra support ang Knight sa D7. Bishop B2, Knight C5, and Bishop C2 syempre. Hindi po basta-basta pinagpapalit ang Bishop sa Knight ng ganun-ganun lang. Ha? Bishop E7, develop at nag-C4 para kahit papaano magkaroon na ng buhay ang diagonal Bishop. Rook D7. Ayan. Pumuposisyon na ngayon si Miao Miao. Dati, balagbag pa rin yan eh. So, pag Rook D7, ito po ang paparating papatong magbabatirya. F3 para makontrol ang E4 square. Baka mamaya matirahan ng Bishop E4, mga ganon. At pumatong na battery, Bishop to C3 going to A5, manggugulo. At nag-Bishop D6 para pag nag-Bishop A5, mag-B-Bishop C7, sasalubungin lang, nag-Rook A5. Ayan. Iba't ibang kaparaanan ang mga nalalaman dito ni Yevgenia kung paano niya i-destroy ang concentration ni Miao Miao sa position. Nag-G6, ayan, para pag nag-E5 ba maya, walang lundag Knight F5. Nag-Rook B1, amba-amba lang, mukhang nagbabadya ng panganib. Nag-Rook C7, para pag umalis ang Knight, may target din sa C4. Nag-Rook AA1. Yun, tutuhugin kasi. Simpleng balik yun pero may tuhug eh. Oh. Mautak din ito si Yevgenia. No? Bumalik Rook A5. Ano? Miao Miao. Draw? Draw? Nag-E5. Naramdaman niya mukhang good for draw na itong si... Ano? Ganun nararamdaman yan eh. Kaso yung rating difference, ang layo mga kamatsas. Tagpas ang rating ni Miao Miao dyan. Knight E2, F6... At nag-Bishop B4, Knight E6, hamon, tinanggihan ni Yevgenia, nag-C5. Bishop C7, paalis, nag-C6. Talagang master of counter attack itong si Yevgenia. Kumapture, Rook takes, and nag-King B7. Ayun, yan ang mga binibiling tira dyan, ika nga mga kamatsas. Pampaalis sa tore at huwag masindak. Como nakatapat ang tore dyan. Nag-Rook AA1, King C8, bumalik ulit kasi delikado na talaga, aalis na yung Bishop. Nag-Bishop B3, tineret muna at nag-Knight G7. So atras muna, tiyaga muna. At pupwedeng i-maneuver mamaya sa F5. Nag-Rook C1, tineret ang Bishop, King B7, then Bishop to C4. Dito naman babanat ang sundot.
matitigas din yung mga tirada ni Yevgenia, hindi biro. Nakaka-stress din yan. Nagrook E8 para salubungin at wag lang matirahan ng Bishop A6. At nagrook B1, ayan na naman, pangtuhog na naman, takbo! Bishop F8, ayan, tineret ang knight. King D8, rook D1, knight to F5, tineret ang pawn at gumanyan po, capture, capture. Nag bishop B4, bishop B6, bishop D2, rook A3. Grabe, pagbalik ni Miao Miao, oh, siya naman yung may puwersa ng, naku, papaano ngayon yan? Papaano ngayon ililigtas ang pawn na yan? Nag-rook B1 at ayun na nga, bumagsak na nga yung isang pawn. One pawn up na si Miao Miao. Nag-rook B6. Okay, counter attack na naman. No? Nakatreat yung bishop niya pero mas inisip niyang kumounter. King D7, bishop G8 threat, H6, bishop E6 check. Medyo matindi rin kumounter. Ano? King C7, rook B1, F5. Ayun, mukhang i-establish siya talaga, ipapako na. Ito tornilyo na ang knight sa E3. At nag-bishop B3, F4, knight C3, G5. At kapansin-pansin po ang pawn structure, hiwalay na hiwalay. Hindi talaga tatamaan ang bishop dito ni Daluhonova. Nag-H5, ayun, GG4an pa rin, babasagin pa rin. Knight E2, G4 pa rin, capture, capture, nag-G3. Diba nga, the master of counter attack. Pero pag G3 po, umalangan na talaga ng malaki. Dapat daw ang tira ay bishop to E6 at hayaang maka-check, then knight takes G3. Ah, ganun na lang ang gagawin. Pag kinapture, capture. Okay, papa one piece daw na lang. Okay, pero ang target dito, makuha itong pawn sa E5. Mahirap pa rin yan. Winning pa rin for black yan. So, nag-G3, G takes F3, G takes F4. Nakahang man ang knight pero nakahang din ang knight sa E3. At dito mga kamatsyas, sa kabila ng medyo may kaguluhang tapatan na nagaganap, ay ano kaya ang malinis na kaisipan para maitira ang malinis na tira? Tama ba? Malinis na kaisipan, malinis na tira. Sige po, i-guess nyo na lang. Ang malapas na binitawan ni Miao Miao, sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po, congrats sa mga nakakita. Knight G4 check at napuwersa si Yevgenia na umatras sa E1. Bakit po hindi siya nakadikit? Ano meron? Makikipagsabayan lang kasi at boom! May rook takes bishop. Bagsak pa rin ang isang pyesa. Okay, di pwedeng capturein, magkukwin. Talo ka agad ang puti. Kaya, nag-king E1 pero yun nga, nakuha na nga ng buong buo, kumapture and bishop F3. Para mapanatili pa yung pawn sa E2, nag-E6, knight to E3, king D2, and last move, goodbye, knight G2, unstoppable, E1, babagsak na ang tore, obligado, yung pawn walang dapat ikabahala dahil anytime may king D7, ang napakalapit ng paspo na yan. Okay, nag-resign na po si WGM Daluhonova. Ganda ng laban nila mga kamatsyas. Ang ganda. Okay. Magaganda bang tirada? Okay, at antabayanan nyo pa yung mga susunod nating i-analyze sa mga laro ni Miao Miao, ha? Maraming salamat po. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, pakiclick nyo naman yung subscribe button, baka nakalimutan nyo lang. At i-click nyo na rin yung notification bell all para tuwing nag-upload tayo, mag-notify sa inyo na meron palang bagong upload si Coach Kamatsyas IM Nava. Okay po, at sa mga nagtatanong po ng ating merchandise, punta lang kayo sa Shopee link ng Kamatsyas Sporting Goods Shop. I-search nyo, lalabas na po yung ating mga products doon. Mamili na kayo. Pwede nating pirmahan ang mga products na o-ordering nyo. Depende po sa request nyo. Ipapadala namin sa inyo door to door. Okay? Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.